Kaya naman pala ipinatawag sa MTRCB ang It's Showtime. Namumuro na pala. Hinog na sa warning ang MTRCB. Ah, sorry. Ang It's Showtime. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kutsero. At bago po tayo mag-umpisa sa ating kwentuhan dito sa video na ito, mag-shoutout muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwedeng-pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees sa pamamagitan ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, mga kutsero, ay i-download ang Sendwave app. Pagka-download nyo po ng Sendwave app, ay gumawa po kayo ng inyong account. At pwedeng-pwede na po kayo magpadala after nun, no, sa GCash, sa mga pawn shops, at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kung gagamitin nyo pa po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 na free credit. So, gamitin nyo na po si Sendwave, mga kutsero, for all of your remittance needs. And don't forget to use my promo code. Ayan. So, game. Namumuro. Purong-puro. Kaya pala na ipatawag ang Showtime sa MTRCB. Hinog na pala kayo sa saway. Hinog na hinog ang Showtime sa saway. Anyway, basahin natin yung balita. Ito yung sabi. It's Showtime! Maraming beses nang nabigyan ng warning ng MTRCB! Oh my God! So, eto. Finally, nagsalita ng MTRCB, no? After a few days, di ba? Ano nagsalita na sila? Isiniwalat ni Movie and Television Review and Classification Board Chairperson Lala Soto Antonio na maraming beses na nilang nabigyan ng warning ang It's Showtime dahil sa mga paglabag. Ani ni Soto, paulit-ulit daw ang paglabag ng It's Showtime, particular na sa lingwahe. Ayan na nga bang sinasabi natin. Panoorin natin yung video, mga kutsero. Aha, ayan, ito yung video. Ito yung video nung interview na yan. Panoorin natin. Para mas maintindihan po ng lahat, ano, hindi lang ako pwedeng masyadong magbigay ng detalye because it's already referred to the adjudication committee. At ang programang Showtime, I hope they don't take it personally, lalo na yung kanilang mga supporters. Naiintindihan ko po yan dahil ako ay lumaki sa isang noontime show. So naiintindihan ko po yan. That is why I believe the board has been very tolerant. Napakahaba po ng aming PC. Kung alam nyo lang, ilang notices na po ang aming pinadala sa kanila. Nakailang warning na rin sila. Ooh. Dahil po silang mga violations sa lingwahe. Paulit-ulit po yun. Oh. Hindi naman may nip-slip pa. Hindi naman namin sila binigyan ng notice to appear para dyan. Because like I've said, I've been very tolerant, I've been very understanding and patient. Ngunit binibigyan sila ng warning at ng stern warning. Ngayon po, ito ay hindi po talaga namin pwedeng palampasin. Magalit na kung sino magagalit. The Senate is not the architect of our diplomacy. Eh. Oh, wag, hindi ka topic. Ano, hindi ka topic, Mr. 10,000. May nagpakita si Cayetano doon. Bakit? Anyway. So ito, ito yun. Ito yun. Ito na nga lang. Wait. Ayaw. Anyway. So alam naman natin yung pinanggagalingan ito. No, na the past few days, 2 days ago, pinatawag ang It's Showtime sa MTRCB. Dahil dun sa landian nila, yung nagsubuan si... Actually, hindi pa nga nagsubuan. Ano lang, parang may landian hindi maganda sa harapan ng mga bata. Etong si Ayon tsaka si Vice. Okay. So, apparently, now we find out, kasi may sinasabi nila bakit pinagtitripan lang daw, etc., etc., bias daw ang MTRCB, etc., etc. But apparently, si Showtime pala, serial violator ng MTRCB. Panay pala ang violations nito.
Kaya pala. So, na-curious ako ngayon, mga kutsero. Napahanap ako. Ito na. Nagtataka ako. Well, most probably, itong mga nakita ko, malamang hindi pa si Lalat Soto Antonio ang may hawak na MTRCB. Malamang sa malamang. Hindi, I'm just assuming. Kasi matagal na to 2014, 2013, 2015. So I'm assuming, hindi pa siya ang MTRCB chairperson nito. Hindi ko alam, I'm not sure. I'm just assuming. Okay. Pero kung siya, o di siya. Kung hindi, o di hindi, di ba? Ganun naman kasimple yun. Ito, isa sa mga nakita ko. 2014 ho ito, August 29. MTRCB summons Vice Ganda and ABS-CBN shows. 2014 na ho ito. Taho, 2014 pa. Ang sabi, MTRCB called out the attention of ABS-CBN shows It's Showtime and Gandang Gabi Vice after receiving several complaints. Oh my goodness. The Twitter account of MTRCB announced that it has summoned the It's Showtime for airing the armpit humor which they believe is not fit for very young viewers. Ayan. So apparently, mga kutsero, may history na pala talaga ito, si Vice Ganda. Na ang kanyang pag-host, ang kanyang manner ng pag-host, ay hindi para sa mga bata. In fact, sinabi pa nga ng National Council for Children's Television, views the show as bad example for children. Hindi po ako nagsabi niyan, mga Ochero. National Council for Children's Television ang nagsabi niyan. 2014 pa po ito. Hindi ko alam kung ano sabihin ng armpit humor. Ano yung armpit humor? Kwentang kilikiling katatawan. Hindi ko alam. Ito yung problema kay Vice. The MTRCB also summoned the executives of the show Gandang Gabi Vice and its host Vice Ganda to attend a mandatory conference due to the double meaning language used in the show. The staff and host of the show will undergo a seminar to discuss audience and children's sensitivity. Oh my God. Double meaning ibig sabihin mga kutsero, kapag meron siyang sinasabi, minsan may i-interpret mo ng nasa ayos pero pwede mo rin i-interpret na kabastusan. Double meaning. Yun yun. At actually, pinagbawalan pa siya. According to the report of a news website, the show was also advised to refrain. Actually, hindi mo pinagbawalan pala. Na wag. Sinabihan na wag. Wag mag-guest ng bata. Gandang Gabi Vice airs every Sunday. Oh my God. So, may history na pala si Vice ng ganun. Ito, this is one. Ito pa isa. Vice Ganda, sorry for new indiscretion. 2014 din ito. Ayan. Controversial comedian Vice Ganda has landed in hot water once again. This time for alleged offensive and degrading scenes in one ABS-CBN program where he hosts and for using words in sexual undertone. May gano'n na pala siya. May history na pala siya. Ito pa, ayan. The MTRCB reported on August 26 that network representatives attended a mandatory conference to discuss the July 28 episode of its Showtime, specifically the segment Gandang Lalaki.
The report said the comedian whose real armpit is Jose Marie Visceral dried his armpit with a towel and used the same towel to wipe a male dancer's face. Oh my God! Why would you do that? Oh my God! Bakit? Yun yata yung armpit humor. Ay. Vice Ganda readily apologized during the hearing for that indiscretion and admitted that he went overboard. So, in fairness, nag-sorry naman daw siya. Said MTRCB Chief Legal Counsel Jonathan Presquito, in May 2013, Visceral was widely criticized for a date rape joke that he made in public about broadcaster Jessica Soho. So, tapos, ayun. Gusto siyang interviewin pero hindi siya sumagot sa mga interview. So, ang sagot ni Vice Ganda dito sa mga issue na to is, bakasyon muna. Yan ang sagot niya. Bakasyon muna. O yan, nagbakasyon sila ni Ayon, di ba? Hindi. Ah, Vice Ganda and Ayon Perez have gone on a 2-day vacation from their work commitments days after the movie, the MTRCB summoned its Showtime producers over the couple's alleged indecent acts. Nagbakasyon. Palamig. The comedian TV host showed photos of them seemingly taken before their flight to an undisclosed location through his Instagram stories on Wednesday, August 2. Ayan. Nag-ano pa sila. Ayan, ang passport. O yun, international, guys. Labing-labing daw muna. Nasa aeroplano pa. O, pack. Aeroplano. Ano kaya to? Hong Kong o Macau? Ano ba yan? Mukhang Hong Kong, eh, no? O baka connecting flight lang yan. Papunta sa kung saan man sila pupunta. Pero 2 days lang, eh. So, malamang sa malamang, hindi malayo to. 2 days lang. Emirates, oh. Naku, 2 days lang ang na-approve na bakasyon eh. Carry na kesa wale, sabi. Nagtago bigla. Dalawang araw. Ay, naka. Pero sino ba dapat ang pumunta? Si, sa notice to appear and testify, sino ba dapat ang pupunta? Si, ang perpetrator, si Vice Ganda tsaka si Ayon. Pero actually, dapat nandun din sila. Dapat andun din sila. Okay. Hindi ko gets kung bakit kailangan ano, isama yung kanilang relationship history. Pero, ayan, nagtago muna. Labing-labing daw muna. Tago muna. Palamig. Tapos, dito rin sa same interview, nagsalita rin si Lala Soto tungkol sa kanyang parents. Okay. Pakinggan naman natin yung kanyang dahilan. Doon sa parents niya, yung kanyang sagot, sabati ko sa kanya na nagiging biased lang daw siya. At yung, di ba, ano din, nabati ko din yung parents niya, si Tito Soto at si Helen Gamboa. Dahil sila din daw ay naglalandian sa on-screen. Chairwoman Lala? Yes po, Nay. Ano ang damdamin ng isang anak na tulad mo nung makita mo ang daddy mo at mami mo na nagbibiroan ng lambingan sa EAT. Punto de vista na anak. Alam niyo po, lumaki po kasi akong ganun. Na halos araw-araw ng buhay naming magkakapatid. Ganun po talaga ang aming mga magulang mapa sa telebisyon. Ay, maski saan, mula pa po nung bata kami. They have been married for 55 years now. Wow. And tulad nga ng sinasabi ko, yung mga lambingan nilang ganyan, simula pa nung may show sila, yung cute, kapag nage-guest ang mommy sa School Bukol at yung dating Eat Bulaga, all through the years, ginagawa po nila talaga yan. At wala naman naging problema kasi in fact, ito po ay isa pa rin ang ehemplo ng mag-asawa. Sa aking mga magulang, patuloy po sana ang inyong
pagmamahal sa isa't isa na maging magandang halimbawa para sa ating mga minamahal na kababayan. Dahil isa po sa mandato ng MTRCB is to deliver Filipino family value-based media and entertainment. Kaya naniniwala ako at maninindigan ako na ang aking mga magulang ay napakabuting ehemplo ng isang matinong marriage o pagsasama na punong-puno ng pagmamahal. Chairwoman Lala. Okay. Wait, sorry. Kahirap talaga ng sitwasyon natin. Lahat tayo nang gigigil. Hindi, hindi kita, hindi ka kasama. Si Mr. 10,000. Sumisingit ah. Bakit ganun? Anyway, yun naman ang sagot ni Chairwoman Lala Soto Antonio sa bati ko sa mga parents niya. Again, mga kuchero, no, hindi ko po, ayoko pong puntahan yung punto na mag-asawa sila. Kasi, ang nagiging issue kasi, kapag yan ang binibring up, no, kapag ang nagiging batikos naman nung kabila o nagiging sagot nung kabilang parlor, eh, kasal din naman si Ayon at saka si Vice. Tulad nito, ni Chel Jokno, sabi niya, saan ba to? Hindi yan. Okay. Hindi yan yung tungkol sa ano. Hindi yung tungkol sa MTRCB. Ito yung sinabi niya. Pero hindi personal judgment ng nasa MTRCB ang measure sa batas. Ang standard na dapat i-apply ay base sa contemporary Filipino cultural values. Ito yung kinukwento ko kahapon dun sa PD 1986. No? Ngayon, mga kutsero, eto. Lagi nilang dinadala sa usapin ng LGBT issues. This has nothing to do with LGBT issues. Tignan nyo ha. We see many forms of affection between heterosexual couples on TV. And never blink an eye. Iba ba talaga ang standard kung ano ang disente at katanggap-tanggap para sa madlang LGBTQIA++ ABCDEFG or alphabet? Again, mga kutsero, kasi hindi kasi ito yung issue. And even if this is the issue, o sabihin na natin, sundan natin yung lohika ni Attorney Chel Jokno. Sundan natin ang lohika. Dapat i-apply ay base sa contemporary Filipino cultural values. What does that mean? Pag sinabi natin contemporary Filipino cultural values, ito ay mga bagay na hindi labag sa batas, good morals, public order, and public policy. Ngayon, good morals tayo. Punta tayo sa good morals. Yung bang paglalandian sa harapan ng mga bata is an example of something that is morally good? Yung paglalandian with sexual innuendo, dati ko pa tinatanong to na isang araw pa eh. Yung paglalandian ba na merong pahapyaw na sexual at sensual ay isang bagay na dapat ay ipinapakita natin sa harapan ng mga bata? Kasi yun yung segment eh. Yung segment ay isip bata. Ibig sabihin, kung paano mag-isip ang mga bata, merong tatlong bata doon sa segment na nakakita ng mga ganunan sa loob ng labi. Kung paano, tawag dito, tinutbrush ng dila, daliri ni Ayon, yung mga ngipin niyang ganun, ng icing. Nakulang na lang, toothbrush hindi niya ng daliri yung bibig ni Vice. Ganda. At yung hindi pang-aawat dito ng mga host, kinonsente pa, inulit pa dalawang beses. Diba parang, does it promote contemporary cultural values? Filipino cultural values? Take note ha, Filipino. Ito hong sinasabi ni Chel Jokno ay isang issue na hindi po galing sa Pilipinas. This is very Western, actually. Ngayon, kung
kung ang audience nito, halimbawa, ginawa itong yung landian nilang yan, doon sa, let's say, sa, ano ba yun, yung pageant nila ng mga Becky. Will it have the same impact? I don't think so. Iisipin ba ng mga tao na parang basos-basos naman, ganyan-ganyan? I don't think so. Bakit? Eh kasi lahat ng nandun adults, tapos lahat ng nandun LGBT. Kaya lang naman nag-react yung mga tao kasi ginawa nyo yun sa segment na para sa bata. Kung ginawa nyo yun sa tawag ng tanghalan, yung punasan-punasan nyo ng ano, pagsisipilyo nyo ng ano, icing sa gilagid nyo. Ginawa nyo yun sa tawag ng tanghalan. Will it have the same reaction? Most probably not. Bakit? Eh kasi puro adults ang nandun. Unless pang bata yung, ano, di ba, meron silang tawag ng tanghalan, kids, parang ganun. Oh, pag dun yung ginawa yun, syempre magre-react din ang tao ng hindi maganda. Pero kasi, this has nothing to do with LGBTQAI plus rights. Walang usapan yan. Dito. Huwag niyong dalhin, huwag niyong pagmukain na this is a case of discrimination because it is not. Ganyan na lang ba palagi ang depensa ng LGBTQIA community kapag sila ay nasisita sa mga bagay na na-o-offend ang mga taong cisgender? Cisgender? I'll use their language. That's what their language is. Pag na-offend ang mga cisgender sa kanila, sasabihin na lang nila palagi, discrimination. Di ba? Pero yung hindi kayo papasok, naalala ko to eh, yung hindi pinapasok sa CR yung isang ano, yung isang trans, sobrang big deal sa kanila, offended na offended sila. Kaya nga nagkaroon bigla ng Soji Bill. Come on. Let's not be intellectually dishonest. Huwag natin lokohin ang mga sarili natin. Simple lang naman yan eh. Yung mga bata, why did you do it in front of the kids? Yun lang naman yan. O kung meron kayong ano, di mag-complain din kayo. Apparently, as of today, kailan ba ito binalita? Today ba ito? As of today, eh wala pa rin daw nagre-reklamo. MTRCB, wala pang natatanggap na formal na reklamo laban sa EAT. Sabi ng PEP. Oh, hindi pa nakatatanggap ang movie and MTRCB ng reklamo tungkol sa issue ng pagpugpog ng halik ni former Senator Tito Soto sa kanyang asawa na si Helen Gamboa. Oh, magreklamo kayo. Ayon sa isang insider na nakausap ng Cabinet Files, bukod sa walang reklamo laban sa noontime show, sa noontime program ng TV5, mag-asawa naman si Tito at Helen. Pero ito nga sinasabi nila. Tiyak na ipagmamaktol ito ng ibang taga-suporta ng It's Showtime na wala rin naikitang malaswa sa pagkain ng cake icing. Wala naman talagang malaswa sa pagkain ng cake icing. May malaswa sa kung paano nila kinain yung cake icing. Sa Isip Bata segment ng July 25 episode ng Noontime Show na napapanood sa Kapamilya Channel A to Z at GTV. Hindi rin maaatim ng mga supporter ni Ayon at Vice bilang nagkaroon din ng wedding ceremony ang dalawa sa Las Vegas noong October 2021 kaya namumuhay rin sila bilang mag-asawa. Well, hindi ko kukwestiyonin kung sila ay nakatira sa Las Vegas at doon sila nag-aartista at doon nila ginawa yung segment na yan. Walang problema. Kasi kung nandoon sila sa Amerika at nasa jurisdiction sila ng Las Vegas, well, legal yung kasal nila. They are indeed married. Kaso nasa jurisdiction kayo ng Pilipinas eh. Wala kayo doon eh. Kung gusto nyong ganun, o di po na kayo doon. But again, then again, mga kuchero, this for me is a weak argument. Ayokong itong tutukan eh. Kasi para sa akin, madaling ano to eh, parang batuhan na lang to ng kasal ka ba o hindi. Or magkasawa ba kayo. Hindi ganun eh.
Iba yung pananaw ko. Ang pananaw ko dito is yung mga bata, sila yung gusto kong proteksyonan, yung mga bata. At kailangan silang proteksyonan. Hindi sila dapat na i-expose sa mga ganitong klaseng landian before their minds develop sa paraan na maiintindihan na nila ng kanilang pag-iisip yung mga ganitong klaseng sitwasyon. So for me, hindi issue sa akin yung whether kasal sila or hindi. Ang issue sa akin is bakit ginawa sa harapan ng mga bata. At apparently, ito pa lang si Showtime ay maraming beses nang nawawarningan ng MTRCB. Maraming beses na daw. Naubos ng araw ang PC. Baka naubos na rin ng papel. Naubos na rin tinta ng printer kakalabas ng notice. Kaya yan. Parang sabi, pumunta na lang kayo dito, mag-usap na lang tayo lahat. Ganon. So, alam niyo mga kutsero, again, and the only way this can be resolved is kasi tinakbuhan ni Vice, punta siya kung saan. Bahala siya. The only way this can be resolved once and for all ay kung magiging self-aware ang Showtime. Apparently, matagal na palang nagiging issue to. At apparently, hindi pa rin sila natututo sa mga notice, sa mga warning na ibinigay ng MTRCB. Matuto na kasi kayo. Wala namang masama dun. Pwede naman mag-improve, di ba? Wala namang masama sa pag-i-improve. Di ba? It just shows that you're a mature individual. So, for the most part, I think, yun lang ang pwede nyong gawin eh. Yun lang pwede nyong gawin talaga. And, you know, earn the trust of the people again. That's all you can do. So, hanggang dito na lang po muna tayo mga kutsero, no? At maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe sa video na to. And I'll see you in our next Coast Giant Live. So, bye everyone. See you next time. Bye!